Hello everyone, can everybody hear me po? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Okay, let's start. Unti-unti nyo na naman, 2, 4, 6, 8. Sige, let's start. We are already following yung proseso ha ng design. So iniisa-isa na natin yung mga topics according to the yung proseso nga ng tamang proseso ng design. Okay? So papansinin niyo hindi pa tayo nagbubukas ng any design or graphic software para mag-design agad kasi nga sinusundan natin yung proseso. Okay? So according to the process na nasa I think lesson, kalimutan ko kung anong specific lesson yun, yung sa merong basta diniscuss yung proseso ng design. So, makikita nyo, isa sa mga una doon is yung research. Okay? At isa sa mga kailangan nating i-conduct na research ay yung tinatawag na user research. Okay? Mahalaga po ito, although most people tend to skip this part. Okay? Kasi sa tingin nila hindi ito importante. Tapos merong iba nagmamadali, gusto dumiretso agad dun sa actual na pagbubukas ng graphic software at mag-design na agad. Pero hindi ganun ha. Before tayo mag-decide ng mga design elements na gagamitin natin, okay, before we make any decisions about the actual design ng ating interface at ng user experience para sa ating application or system na gagawin, we first need to conduct research about the users nung magiging system na gagawin natin. Okay, yung mga gagamit nung gagawin nating system or program or application. Why? Okay? Kasi syempre, kanino ba natin ginagawa or dinidesign yung application natin? Di ba para sa mga users, meron tayong specific or target users. Okay? At yung mga users na yon, hindi tayo yon. Okay? There are a lot of times na feeling natin hindi na natin sila kailangang i-research, hindi na natin kailangang aralin yung mga users natin kasi para tayo rin sila. Okay? There are a lot of times talaga na feeling talaga natin, sa tingin talaga natin, eh parang ako din naman sila. So since kilala ko naman yung sarili ko, 'di ba? Feeling ko alam ko na kung anong gusto nila. Alam ko na kung anong kailangan nila. Alam ko na kung anong ayaw nila. Okay? Feeling lang natin yon. But in reality, that's not how it works. Okay? Kahit gaano pa kasimilar kayo bilang designers at yung users, target users ng applications ninyo, you are not exactly the same. Hindi pa rin tayo yung users natin. Therefore, hindi natin kailangang i-skip tong part na to. Okay, we still need to study or conduct research about our users. So ito yung basic steps ng user research. Mamaya isa-isahin natin to pero i-list muna natin or i-enumerate muna natin yung mga steps. So first, we need to define our primary user groups. Okay, tinatawag din tong step na to as user segmentation. Okay, siya yung pinaka-shortcut or pinaka maikling term para dun sa proseso ng pagde-define ng primary user groups natin, yung user segmentation. And then second, kung meron na tayong mga user segments, we need to plan how to involve, how we will involve our users dun sa design process natin. Okay? And then next, we need to conduct the research na. Siyempre, may plano na tayo, di ba? Lagi na unang plano. Bago kayo gumawa ng kahit anong hakbang, kailangan nyo munang planuhin. Kung may plano na, malinaw at maayos na plano, saka nyo palang ika-conduct yung actual research nyo. And then, after the research, okay, fourth step, you need to validate your user group definitions. Okay? Kasi after the actual research, baka magbago pa. Okay? Yung mga in-identify ninyo or yung mga dinefine ninyo dun sa first step, yung sa user segmentation. Okay?
So kailangan yung i-validate tama ba yung mga in-identify yung primary user groups, tama ba yung pagkakaintindi nyo sa kanila. Okay? And then last, kapag naiintindihan nyo na talaga kung ano yung kailangan, gusto at ayaw ng users ninyo, saka pa lang kayo mag-generate ng user requirements. Okay? Kasi alam nyo na eh. Alam nyo na kung ano yung gusto nila, ano yung kailangan nila. Okay? So these are the steps for user research. Gagawin nyo po ito lahat, ha? So let's discuss the first step, yung tinatawag na user segmentation. Okay? Simple lang naman ang ibig sabihin ng user segmentation. From the word segmentation or segment, ibig lang sabihin ito, ginugrupo-grupo natin, okay, lahat ng target audience natin or target users natin, ginugrupo natin into smaller groups. Okay? Yung grupo na yon, sila yung mga mayroong magkakaparehong characteristics or magkakaparehong needs, wants, ganon. Okay? So marami tayong way to segment or to group our users. Pupwedeng through, first to, through demographic criteria. What do we mean by demographic? Who has any idea? Pag sinabi natin, ginugrupo natin yung mga tao. Okay? Using demography, their demographic profiles. Anong ibig sabihin nun? Does anybody have any idea? Ma'am, by gender po or by age, ganun. Okay, pupwede yun. Okay, kasi marami, actually marami pang sub-criteria itong demographics. At isa nga yung gender. Okay, isa pwede natin gamitin when we talk about demographic criteria. Ano pa po? Aside from gender, age, ano pa? Yung ano po, ma'am, yung mga tawag dito, ethical, yung martial status, yung income, educational, ganun po. Okay, good. Yung mga ganun, okay? So yun yung mga demographic criteria na pwede nating gamitin, okay? So pwede nating sabihin or igrupo yung target user natin as mga babae or mga lalaki, di ba? Or mga teenagers, di ba? Or mga senior citizens na ganun, or mga bata pa. Okay? Nagigets nyo po ba yung point nitong demographic criteria? Bakit kaya sa tingin nyo kailangan pa nating igrupo yung users natin using yung mga demographic criteria na to? Just take a guess. Use your common sense. Remember, design is problem solving. You need to think. Okay? Hindi nyo lang ako pakikinggan, hindi nyo lang babasahin yung lesson sa Moodle. You need to think. Design is yung whole process ng design involves a lot of thinking, a lot of decision making, a lot of problem solving. Okay? So you need to think, bakit kaya sa tingin niyo kailangan pa nating igrupo yung mga users natin based? Yes po? Ma'am, para po malaman natin yung ano, kanya-kanya pong priorities ng bawat grupo. Oo, kasi bawat grupong na yon ay magkakaiba. Diba? Magkakaiba sila ng katangian and therefore, magiging magkakaiba rin yung kanilang needs and wants. Tama ba? Pagsamahin mo na nga lang yung mga bata at yung mga matatanda, obvious agad na magkasalungat yung mga paniniwala nila. Di ba? Yung paniniwala nila, yung paraan nila ng pamumuhay, paraan nila ng pagsasalita, paraan nila ng pag-iisip, almost everything. Do you agree with that? Yes, ma'am. Diba? Edad pa lang yun, ha? Edad pa lang yun. Makikita mo na agad. Iba talaga. Diba? Pati sa ugali. Diba? Iba yung pamamaraan ng halimbawa pagsasalita din ng mga bata sa paraan ng pagsasalita ng mga matatanda. Okay? Ganon din sa babae tsaka sa lalaki. Although medyo hindi na ganong kalaki yung difference ngayon, meron pa rin. Diba? Hindi pa rin natin
kumbaga madi-deny or maipagkakaila na meron pa rin talagang differences between men and women. Okay? Iba rin ang pag-iisip, iba rin ang kultura ng halimbawa mga Pilipino kesa ng mga Amerikano. Ama ba ho? So kung may gagawin kayong application, you need to consider that. Sino ba lang ang gusto mong paggamitin ng application mo? Mga kapwa mo lang ba Pilipino? O baka meron kang gusto mo siyang ipagamit all around the world, di ba? Or meron ka lang specific region or area na target. Okay, later on, mas maiintindihan nyo pa bakit kailangan pa natin intindihin itong mga grupo na to. Okay, and then aside from yung mga basic demographic criteria, basic kasi yun eh. Sa lahat ng product, sa lahat ng klase ng product, talagang usually dinidefine nyo yung mga demographic segments na yun. Pero aside from that, we also have psychographic profiles. Okay, psychographics, more on yung sa mentality or pag-iisip ng tao. Okay, regardless of their gender, regardless of their age, location, etc. Okay? So kailangan mo ring intindihin or igrupo yung users mo based on their mentality or how they think. And then next, the user's attitude toward the web to ha. Sorry for the typo error. The user's attitude toward the web and technology itself. Yung mga target users mo ba, comfortable na sa paggamit ng technology? Comfortable to the point na parang hindi na sila mabubuhay kung wala yung technology? Diba? Halos lahat ba ginagawa na nila over the internet? Shopping, paying ng bills, etc. O baka sila yung mga klase ng tao na takot gumamit or hindi man takot, galit, ines na gumamit ng mga technology kasi medyo old fashion sila, 'di ba? Medyo makaluma ang pag-iisip, ganun, or traditional, parang ganun. Mas magandang term, mas traditional yung way of thinking nila. Okay? So pwede niyo ring igrupo yung users nyo that way. And then next is knowledge about subject matter nung site or application niyo. For example, yung website ninyo is about For example, medical knowledge. Okay, medical knowledge. So, pwede nyong igrupo yung mga users ninyo based sa knowledge nila. For example, wala silang kaalam-alam talaga sa medical issues, 'di ba? Or baka naman expert na. Ang target audience ninyo is talagang mga doktor, may mga medical licenses, mga medical practitioners, etc. Okay? Kung ang target ninyo ay halimbawa topic ng website ninyo is technology, ano ba yung knowledge ng target audience ninyo sa technology? Would they be parang beginners pa lang? Wala pa silang alam sa technology but they are already starting to explore and learn about technology. O baka mga power users na sila. Baka mga programmers, hackers na yung mga yan, di ba? So you still, pupwede rin. No? Hindi naman necessary pero pupwede rin igrupo nyo yung users nyo that way. Okay? And then last is social or professional role. Sino ba yung mga yan? Sila ba yung mga common citizens lang natin? Or baka mga government officials yan? Mga teachers ba yan? Okay? Mga blue collar ba yan? Yung mga ganon. Okay? So, those are different ways. Hindi naman lahat yan kailangan nyo gawin. Okay? Case-to-case basis pa rin. It depends on your project. It depends on the type of system or application that you will be designing. It depends din sa kakayahan nyo. Diba? Kung medyo malaki ang budget ninyo, you can conduct research using all those type of parang user segmentation, di ba? Pero kung kukonti lang ang tao ninyo, kukonti lang ang resources ninyo, di ba? Syempre, you have to limit na lang. Sa tingin nyo, pinaka-importanting mga grupo or mga user segments na gusto ninyong target
gusto ninyong maging target users dun sa inyong applications or system na dinidesign. Okay? Pero pinaka-common talaga is of course demographic criteria. Okay? Pinaka-common siya, pinaka-madali rin gamitin, pinaka-madaling i-research, but it doesn't necessarily mean na yun na yung best solution. Okay, not all the time. Like I said, it's case-to-case basis. You need to think. Kasama rin yon sa pagdidesisyonan ninyo. Okay? Alin dyan yung gagamitin ninyo and you have to justify it. Bakit yon yung napili ninyo? Okay? Next, kapag okay na, asa na yung step natin, na-define na natin yung primary user groups natin, plan for user involvement na. Okay, papaano nyo sila kakausapin? Papaano kayo makakapag-gather sa kanila ng information? Okay, so we have a lot of different ways din kung papaano tayo makakapag-research dun sa target users natin. Itong mga techniques na to or ways na to, ito rin yung mga ways na ginamit nyo na before sa research ninyo. Diba nung senior high kayo, you had research 1 and research 2? Tama po ba ako? Yes, po. So I'm sure diniscuss nyo yung mga iba't ibang ways how you can research. So yung mga ways na yon, chances are, ito rin yung mga ways natin, okay, na po pwedeng gamitin for user research. Okay? Can you give one way, one research technique, Arend? Aren, can you give one research technique na pwede nating gamitin for user research? Pinaka-common, pinaka-madalas gamitin, ano? Bakit pag tinatawag ko kayo, hindi kayo ready? Kailangan ko pang maghintay ulit? Naghintay na nga ako kanina, start ng klase, di ba? Hindi pa ako, pumapasok ako on time pero hindi ako nag-i-start ng klase on time kasi ilan pa lang yung nasa loob. 4, 5. Survey. Okay, Aren, good. Isa sa mga pupwede natin gamitin for research is survey. Ano po ba yung survey? Paano ginagawa yung survey, Nico? Yes po, ma'am. Nico, paano po ginagawa yung survey? Or ano yung survey? Bali, may kinagtatang mga tanong po, ma'am. May mga tanong? Paano mo itatanong sa, ano yun, sa target users through, mo? Ano, ma'am? Through printing, yung nakaprint po magtabag-tabag-tabag yun. Okay, po pwede yun. Okay? So yung surveys daw, may mga tanong. Marami, okay? May mga tanong, usually nakalagay siya sa isang form na fill upan ng inyong users. Okay? So in the traditional manners, yung mga survey forms na yon nasa papel, sabi nga ni Miko, no? Pero ngayon, sa panahon ngayon, pwede na tayong magkaroon ng mga tinatawag na online surveys. Ama, sino sa inyong naka-encounter na mag-fill up o kaya mag-conduct ng online surveys? Yes, using Google Forms, isa yon sa paraan ng pagka-conduct ng online survey. Sino sa inyong nakapag-fill up na o kaya nakapag-conduct na ng online surveys? Wala pa ba? Imposibleng wala pa. Paano kayo nag-research nung ano? Okay. Sila daw sa vaccine. How about the others? Kasi alam ko grade 12 kayo, online na tayo, di ba? So imposibleng pumunta kayo sa lansangan talaga o nagbahay-bahay kayo para mag-abot ng mga papel at magpapirma, di ba? Magpa-fill up sa mga sinisurvey ninyo. So I'm sure, okay, may mga sumasagot na. I'm sure many of you ayaw lang sumagot, pero many of you have already had experience in online surveys. Okay, kahit yung mga fini-fill upan nyo lang na mga
Ewan ko ha, pero ako kasi madalas ako nakaka-encounter ng mga, minsan kasi sa Facebook may nagpa-pop up na mga surveys. Na-encounter nyo ba yun? Diba? May mga tinatanong lang sila about products din, diba? About your experience sa Facebook, about sa vaccine. Okay? Sa COVID, yung experience nyo sa COVID, kung meron ba kayong mga symptoms, etc. Okay? So, isa sa mga pinaka-common talaga na gamitin na research method is yung survey. Okay? Kasi madali siyang gawin. Okay? Hindi siya ganun ka-expensive, although depende pa rin kung gaano karami. Diba? Kung gaano karami yung tao na i-research mo. Pero, Okay, pero, basically, or relatively speaking, mura na talaga. Okay? Yung survey, lalo na kung marami yung taong i-survey mo, lalo na kung online survey yung gagawin mo. Kasi hindi mo na kailangan mag-print, di ba? Hindi mo na kailangan gumastos sa pagpapaprint, di ba? All you have to do is create a Google form nga, sabi, kung yun ang preferred nyo, kasi meron pang other options. Pero kung yun ang preferred nyo, Google Forms, libre lang yun. Di ba? You don't have to pay para magamit yung Google Forms. Tapos, anong gagawin nyo? Isisend nyo lang yung link doon sa mga isa-survey nyo, di ba? So, walang gastos. Ang gastos nyo lang, syempre, yung sa kuryente, di ba? Yung sa internet. Okay? Pero, lesson na talaga yung gastos ninyo. Okay? Ano pa lang, yun yung advantage ng survey, no? Pupwedeng maraming tanong, maitanong nyo na sa maraming tao. Okay? Nang less gastos, less effort din. Kasi hindi nyo na sila kailangang isa-isahin eh. Isisend nyo na lang minsanan yung link sa maraming tao and then hihintayin nyo na lang bumalik yung mga response nila. Okay? Ano sa tingin nyo naman yung disadvantage ng survey? Renard? Meron bang disadvantage ang survey? Ano po? Minsan lang din nila nasasagutan ng tama. Ano yan, Miko? Minsan po, ma'am, di po nila nasasagutan ng tama. Minsan po, loko-loko lang. Ah, okay. Oo, that's one possible ano no disadvantage. Hindi mo makontrol yung sagot nila. So, minsan, maaring hindi totoo yung sinasagot nila. Diba? And you have no way of knowing that during the time na sinasagutan nila yung form. Kung talaga bang siniseryoso nila yung pagsagot or wala lang, di ba? Ano bang tamang term? Basta hindi nila siniseryoso, so kahit ano na lang yung isagot nila. Or hindi naman sa hindi nila siniseryoso, pero siguro they are not comfortable in telling the truth, di ba? So magsisinungaling sila, iba yung isasagot nila. Diba? So that is one disadvantage of survey. So very easy talaga to lie or to send wrong answers, 'di ba? Or untrue answers dun sa survey kasi nga wala kayong control eh, 'di ba? Hindi niyo nga sila nakikita, hindi niyo sila kasama. Ang babalik na lang sa inyo is yung result, 'di ba? So that is one disadvantage. Ano pa? Renard? Ma'am, yung advantage naman po, ma'am, ano, bali po, ma'am, mas maganda lang po yung survey para sa unting tao lang po. Nasabi natin kanina na actually mas magandang gamitin yung survey kasi mas maraming tao yung pwede niyang maabot using less effort, less time, and less money. Yes, Castro? Disadvantage na po, ha? Nakamute ka po. Pag-apo sa advantage po, ano, tsaka ano, sa disadvantage. Sa advantage naman to, mas madali po makuha yung mga ano, mga data pag nag-gather ka po ng data sa survey. Ang disadvantage mm-hmm. naman po, ma'am, ano, minsan hindi po na-manage na maayos yung sagot kasi nga po minsan basta-basta lang po. Mm-hmm. Yes, correct. Ano pa po? Yes, Baruman? Kenji? Ma'am, minsan po sa surveys, may mga typo or errors po na hindi nababasa ng maayos.
Okay. Valid din yun, no? Isang disadvantage din yun. Yes, Jimmy? Time-consuming po, tapos magastos. Time-consuming and magastos po pwede rin. Pero like I said, that would depend, no? Kung gaano rin kalaki or gaano karami yung sinisurvey ninyo. Meron pa po ba? Wala na? O sige, sabihin ko na ha. Although tama yung mga sinabi ninyo, idagdag lang natin. Isa sa disadvantage ng survey is that close-ended yung mga question. Okay? Usually, ang maitatanong nyo lang dyan, usually kasi for quantitative research ang survey. Okay? Bilang lang. Halimbawa, ilan yung nag-yes, ilan yung nag-no, di ba? Ilan yung pumili nitong option na A, ilan yung pumili ng option B. Quality lang, numbers lang yung usually na ibabalik ng surveys. Okay? So, hindi rin maipaliwanag usually nung sinesurvey ninyo, bakit yun yung pinili nila. Okay? Plus, since close-ended nga yung mga questions, usually wala na tayong way to clarify things sa kanila, di ba? Ito ba talaga yung gusto mong sabihin? Parang mali yung nasa isip ko? Or hindi na natin maitanong bakit ito yung pinili mo? Okay? Kasi nga tapos na yung survey eh. Sa survey nga kasi fixed na yung questions. Ito na yung mga questions na ginawa mo sa Google Form. Pag sinend mo sa kanila yon, yun lang ang sasagutan nila. Nakukuha niyo yung point ko dun sa close-ended? Pag sinagutan nila yon, tapos na. Hindi mo na sila mabalikan, usually lahat, lalo na ang dami-dami nga nila. So hindi mo na mababalikan for follow-up questions or clarifications. Okay? So yun yung isang disadvantage ng survey. Okay? So usually qualitative lang talaga. Ah, yeah, qualitative lang talaga siya. Ah, quantitative. Sorry, na ang gulo ko no. Oo, yes. Tama din yung sinabi nito ni Ogale. Mahirap mag-gather ng information pag related sa emotions. Okay? Hindi lang emotions actually. Yung mga abstract na concept. Okay? Which is one example nga yung emotions, no? So, mahirap talagang i-gather yung ganung information using surveys alone. Okay? So, tama to. Okay, so tapos na tayo sa survey. How about iba pa? Iba pang research techniques na pwede natin gamitin. For example, sa tingin nyo hindi appropriate yung survey or yung mga questionnaires para dun sa project ninyo, ano pang ibang alternative natin? Paolo? Constantino? Ano po ma'am? Yung interview po. Okay, good. Interview. Ano naman yung interview? Or paano naman kinakandak yung interview? Baksal? Para sa akin, ma'am, giving question and taking question, ma'am. Giving questions and taking questions? Manghihingi ka rin ng question dun sa in-interview mo? Para po magkaroon ng idea, ma'am. Mas na lumaki po yung okay. Okay, thank you. So tama yan, no? Kung hindi appropriate yung survey o kaya kulang yung information na nag-gather nyo sa survey, pupwedeng idagdag nyo or pupwedeng ipalit nyo yung interviews. Okay? So sa interviews, meron pa rin kayong mga tanong, syempre. Pero usually yung mga tanong na yon, yes, the answerable ng yes or no, usually kailangang mas i-elaborate or mas i-explain nung ini-interview nyo yung sagot nila. Okay? For example, sa survey, pwedeng ang itanong nyo lang sa kanila, satisfied ba kayo sa experience nyo sa Comtech? Diba? Yes or no lang. Pero pag interview, maaring ang tanong na is, ano ba yung experience mo sa Comtech? Diba? Ano yung feelings and thoughts mo ngayon about your current school? Diba? Ano ba yung mga difficulties na na-encounter mo? Diba? Nakukuha nyo yung difference? So, eto naman, mas
bagay siya for qualitative research. Okay? So, mas open-ended din yung mga questions kasi nga pwedeng mag-explain ng mas mahaba pa si user. Okay? Pwede niyang dagdagan yung sagot niya. Okay? And yung interviewer din, yung nag-i-interview, pwede niya ring dagdagan yung tanong niya. Okay? Meron na siyang prepared question. Halimbawa, limang question lang yung naka-prepare na tanungin niya kay user dun sa ini-interview niya. Pero nung may sinagot si user, may naisip ulit na tanong pa si interviewer, no? So, pwede niya agad-agad itanong yon sa ini-interview niya. O kaya parang may malabo, may hindi siya naintindihan dun sa sagot nung ini-interview niya, pwede siyang mag-follow-up question. Okay? Yun yung kagandahan ng interview. Yun yung mga advantages naman ng interview. Okay? Ang disadvantage naman, ano ulit? Nazario? Give one disadvantage of interviews. Nazario? Disadvantage po ng ano, interview. Nazario, wait lang po sa iba ha. Huwag kang mag-yes ma'am sa akin kasi yung tanong ko hindi naman answerable by yes or no. Ang tanong ko, disadvantage ng interviews. Kahit sa chat mo na lang i-send yung sagot mo na Sario. Ano po? Ano po pag nag-interview sa internet? Disadvantage ng ano yung mga disadvantages? Cons ng interviews. Nabanggit na natin kanina yung mga advantages or pros ng interview. O ngayon naman yung mga disadvantages or cons ng interviews. Wala pa rin? Okay, Tama si Rendon ha, magastos and time consuming. Okay? Time consuming siya kasi isang interview parang minimum niya nan siguro 30 minutes. Okay? Idadagdag mo pa dun sa actual 30 minutes na interview yung oras ng biyahe mo. 'Di ba? Yung oras ng pag-prepare mo para pumunta ka dun sa interview. Okay? Magastos siya kasi syempre mamamasahe ka, 'di ba? Kung may sasakyan ka, maggagas ka pa, 'di ba? Syempre, pamimeryendahin mo pa 'yung i-interviewin mo, 'di ba? Nakakahiya naman kung wala lang, 'di ba? Kasi usually pag magi-interview kayo ng tao, hinihingi mo as favor 'yan eh. 'Di ba? Kasi wala naman silang responsibility sa inyo na paunlakan kayo dun sa interview. So usually unless that is presidential interview. Kasi syempre para nag-a-apply sa trabaho 'yon, so dapat hindi mo tanggihan, 'di ba? Pero kung karaniwang tao ka lang and then i-interviewin ka nila para sa produkto nila, para sa project nila, hindi mo responsibility yon. So yun ang hihingi ng interview, they are asking for favors. Wait lang po, isa-isa ha. Okay, may sagot na si Nazario. Hindi epektibo sa malalaking grupo. Okay, kasi nga babalik ulit tayo doon sa ano, no, doon sa naunang sagot. Halimbawa, gusto mong mag-serve, gusto mong mag-research sa 100 users.
Okay? Imagine kung i-interviewin mo yung 100 users na yon, tapos magkakaibang lugar pa sila, di ba? How much time, how much effort would you need to consume para ma-interview mo yung 100 persons na yon? Okay? So, kung mas malaki yung i-research mo, mas malaki yung bilang ng mga taong i-research mo, mas appropriate yung survey. Ama ba? Pero pagkakaunti lang yung bilang ng tao na kailangan mong pagkuhanan ng information, usually mas effective or mas maganda yung interview. Okay po? Meron pa po bang idadagdag disadvantage ng interviews? Pupwede sa may yes Castro? Pagka disable po yung interview or ano po, bulag tsaka bingi. Po pwede interview. Okay. Okay, ah, magandang point 'yon. Hindi ko naisip 'yon, pero magandang point 'yon. Good. So kung i-interviewin mo siya pero may disability siya sa pandinig, syempre kailangan mo mag-adjust, 'di ba? Siguro kailangan mo mag-aral muna ng sign language or kailangan meron kang kasama, 'di ba? Na mag-i-interpret ng tanong mo sa kanya. Okay, so it's one disadvantage. Tama yun, no? Magandang concern din tong sinabi ni Rendon, no? Yung ibang respondents concerned sa identity nila. Kaya nga sa survey, di ba, mas confident sila na mag-answer ng survey kasi sa survey, pwedeng itago yung pangalan. Pwede nilang hindi sabihin kung ano yung pangalan nila. Diba? Unlike pag sa interview, pupwede pa rin, linawin ko lang nga, sa interview, pupwede mo pa rin sabihin sa nag-i-interview sa'yo na ayaw mong ipa-reveal yung pangalan mo o kaya kung recorded video interview yan, pupwede mong sabihin na ipa-blur yung ano, yung mukha mo. Karapatan nyo po yun, ha? Baka kasi mamaya, diba, merong mag-interview sa inyo, sa TV. Karapatan nyo po yun, ha? Kahit interview pa yan, pupwede nyong ipatago yung pangalan ninyo, yung mukha ninyo, yung identity ninyo. Okay? Pero tama din naman yun, kahit pasabihin po pwedeng itago, yung ibang tao, takot pa rin or hesitant pa rin na gawin yun. Okay, so maaaring hindi mo mapapayag na ma-interview yung ibang tao. Okay, yes, Jimmy? Nagkakos din po siya ng pagka-bias. Bias? Sinabi rin yun ni ano, no? Sinabi rin yun ni Ugale. Pupwede rin. Inconsistent din po minsan. Po? Ano po yung huling sabi mo? Inconsistent din po minsan. Okay. Pupwede rin yun, no? I will concede to that. Pupwede rin namang hindi totoo yung sasabihin nila sa inyo pag nag-i-interview kayo sa kanila. Pupwedeng bias din yung answer nila. Pero, eto lang masasabi ko sa interview, ha? In defense of interview. Since ang interview, kaharap nyo talaga sila or kasama nyo agad sila, you can rely hindi lang dun sa sinasabi ng bibig nila. You can rely or get the truth hindi lang dun sa words nila. Okay? Kasi ang communication, di ba, we have verbal and non-verbal communication. Okay? At yun nga yung disadvantage ng survey. Balik tayo sa survey. Sa survey, wala tayong ibang communication sa kanila or pagbabasihan nung sagot nila, kundi yung sasagot lang talaga nila sa form. Hindi natin nakita yung mukha nila. Diba? Baka habang sinasagutan pala nila yung survey, tumatawa sila ng tumatawa. Diba? O kaya nakakunot yung mga noo nila. Pero kapag ini-interview natin ang isang tao, diba? Maaring sinasabi niya na masaya siya. Gusto ko tong product na to. Masaya naman ako sa experience ko. Pero tignan mo yung itsura niya. Mukha ba talaga siyang masaya? Diba? O mukha siyang aburido? Mukha siyang ines? Diba? So, my point is, yes, po pwede siya magsinungaling, pero possible din naman na malaman mo yon by reading yung mga non-verbal cues mula sa kanya. Yung body language. Okay? Yung body language, yung facial expression, po pwede mo rin pagkuhanan yon ng information about your users. Diba?
minsan kasi kahit sinasabi mo yung isang bagay, iba yung sinasabi ng katawan mo. Iba yung sinasabi ng facial expression mo. Di ba? Pag ini-interview mo siya, pwede mo makita na parang medyo takot siya. Di ba? Medyo nahihiya siyang sabihin yung totoo. Jimmy, meron ka pang idadagdag? Wala naman po. Ah, naka-raise pa kasi yung hand mo eh. Sorry po. Okay. Okay, so yun na, no? Na-discuss na natin yung advantages and disadvantages ng interview. Meron pa sinabi si Ogale, mahihirapan magsagot ng tama pag masyadong personal. Tama yun, no? Yung mga tanong, which is dapat naman kasi hindi. Okay? Remember, nagre-research kayo para magawa nyo yung product nyo or ma-design nyo yung product nyo na maayos. So you should always stick to the topic lang. Okay? Sabi din niya, can result to unprepared outcome. Pwede magalit or siguro misunderstanding to. Kaya nga, dapat pag bago kayo mag-interview, you have to make sure na prepared kayo sa interview. Hindi kayo bigla-biglang pupunta na sasabihin nyo, ah ngayon, punta na tayo, interviewin na natin si ganito. Hindi ganun ha. May tama ring paraan ng pagpaplano at pag-prepare para sa isang interview. At nandun din po yun sa lesson natin, sa Moodle. Okay? Ito yun. Okay? So, kailangan bago kayo pumunta dun sa i-interviewin nyo, meron na kayong listahan, meron na kayong script, meron pa ngang script yan eh. Diba? Meron na kayong listahan ng itatanong ninyo and hindi agad-agad yon na tanong. Diba? Siyempre, meron pa yung parang opening na good morning sir, ako po si ganto-ganto. Currently, may ginagawa po kaming project. Okay? Kaya po, gusto namin kayong interviewin kasi ganto-ganyan. Okay? Meron pa kayong kailangang explanation, hindi agad-agad yan. Okay, and dapat yon naka-prepare na bago pa lang kayo mag-interview talaga. And then, yung oras din, kailangan ano rin nyo, i-monitor din ninyo. Okay? Halimbawa, ilan ba yung tanong nyo? And then medyo isipin nyo na rin gaano kahaba yung magiging sagot nila sa tanong nyo. Lahat ba yon kakasya halimbawa sa 30 minutes? Kung plinano nyo na 30 minutes lang yung interview? Or 1 hour? 'Di ba? Kaya nga 'di ba sa mga interview usually may timer or may time limit. Dapat po talaga ganun kasi nga syempre nakikiusap lang kayo dun sa ini-interview nyo. Pangit din naman na kuhanin nyo or kainin nyo yung sobrang habang oras nila. 'Di ba? Dahil chances are may trabaho yung mga 'yan or may ibang kailangang gawin, etc. And then kailangan nyo talagang i-phrase yung questions ninyo in a way na makakakuha kayo ng quality answers. Hindi lang din po pwedeng kahit papaano nyo lang itanong yung mga tanong ninyo. Okay? Kasi ganito yan eh, garbage in, garbage out. Alam nyo yung familiar kayo dun sa term na garbage in, garbage out? Pag basura ang tanong ninyo, huwag kayo mag-expect na maganda yung quality nung sagot na marireceive ninyo. You agree? Diba? Bakit mo pagtatawanan or sasabihin na wala namang kwenta yung sagot mo kung in the first place yung tanong mo wala ring kwenta? Tama? So bago kayo mag-interview, no, i-double check nyo, i-triple check nyo yung mga nilista nyong questions. Make sure na may sense, maayos, hindi rin rude, no? Kasi minsan rude din yung mga tanong nung ibang nag-i-interview. Parang ina-atake na. Parang mapapaisip yung ini-interview mo, ako ba talaga tinatanong mo o inaakusahan mo? Di ba? Parang ganun na eh. Di ba? So make sure na hindi accusatory yung mga questions ninyo. Oo. Di ba? Yung sagot din nila, babantayan nyo rin na baka ma-out of topic na yung mga answers nila kasi meron din ganun, di ba? Actually, dalawa yan. Merong mga tao na pag in-interview mo, ang kuri-kuripot sa sagot. Tama ba? Yung tipong
interview nga yun, pero ang sagot niya lang, yes po. Hindi po. Interview nga eh, di ba? You need quality answers. You need more information. So pag ganong mga instances, as an interviewer, okay, skilled din kasi yung pag-i-interview eh. Pag ganun ang na-encounter yung tao, dapat marunong kayong mag, parang encourage sa kanila to open up. Nang again, hindi nakaka-offend sa kanila ha, nang hindi rude. Huwag mo naman sabihin, ano ba yan? Parang hindi ka naman makausap ng maayos or ang puripot mo naman sumagot. Although totoo yun, di ba? Hindi mo dapat sasabihin yon sa ini-interview mo. Di ba? Paano sa tingin nyo dapat na mas ano, makapag-open up pa, ma-encourage nyo na mag-open up yung ini-interview ninyo? Meron na ba naka-experience sa inyo na mag-interview? Follow-up questions, yes? Meron na po bang naka-experience sa inyo na mag-interview? Yes po, ma'am. Opo, ma'am. Yes na, no? Can you share your experience? Okay lang ba? Wala kayong naging problems when you conducted interviews? Kayo yung nag-conduct or kayo yung in-interview? Kami po yung nag-conduct. Kayo yung nag-conduct. O sige, mag-jacket po kayo. Sino mauna sa inyo? Siya na po. Ikaw na daw. John Apple, can you share your experience? Saan kayo nag-interview? Pares ma'am, sa work din po. Bali, may mga ini-interview po nag-a-apply ng mga graphic designer. So, okay. may mga intro po, parang describe yourself, parang mga ganun po. Then, bakit ka namin i-hire, ganyan-ganyan. Ano yung mga kakayahan mo? Then, follow-up question na rin po. Then, ako naman po, na-interview rin po ako dati. Parang ganun. Ganun din po, same format lang din. Pero nung nag-interview ka, during your interviews, nung ikaw yung nag-i-interview, naka-experience ka na nung mga applicants na parang ayaw magsalita? Yes po ma'am, madalas. Minsan po, hindi nila alam yung ano, madalas sagot. Parang hindi nila alam agad yung sasagot nila. Kinakabahan ma'am. So how do you handle it? Paano mo sila ini-encourage na sumagot or mag-open up? Parang ako na rin po yung sumasagot, ma'am. Tapos a-agree na lang din po sila. parang spoon feeding, no? Pero kasi, tama yun, no? Sa context ninyo, kasi sa trabaho yun, no? Pero gusto ko lang linawin sa context natin, sa user research, parang hindi tama yung ikaw yung parang leading. Ang term kasi doon is leading. Leading yung questions mo. Parang ganito, tatanungin mo sila, willing ka namang mag-work overtime, di ba? Parang leading yun kasi parang ini-expect mong isagot nila, yes po, di ba? Parang, sorry, distract ako. Parang mali yung dapat example ko. Dapat po open and ended yung question. Oo, hindi mo sila ililid na parang wala na silang choice na ito na yung maging sagot nila, mag-agree na lang sila. Sa user research ha, depende kasi yun sa context eh. Depende sa situation talaga. Pero sa user research kasi, remember, gusto mong makuhang data is yung valid talaga. Nagaling talaga sa user, okay? Hindi yung napilitan lang sila, 'di ba? Or nilead mo sila. Okay? So yun lang yung gusto kong medyo i-clarify pagdating sa user research. Okay? Pero sa ibang context po pwede 'yon. Aside from that, how about you, Jimmy? Yeah. Naka-encounter ka na rin ng mga ganun na parang ang hirap nilang pasagutin? Yung mga na-encounter namin, ma'am. Hindi po talaga sila sumasang ayaw magpa-interview. So hanap ayaw po talaga. Yes. So wala kayong choice kundi maghanap ulit ng iba. Kasi manager po yung i-interviewin namin eh. Kung paano siya naging manager, kung ano yung mga experience niya po, mga ganun po. Oo, ganun. Makaka-encounter din kayo talaga ng mga ganun na ayaw talaga. Okay? Merong mga tao na ayaw pero you can persuade them, 'di ba? Kung talagang magaling kayo sa maboka kayo, 'di ba? Magaling kayong mag-persuade ng mga tao, magagawa niyo 'yon. Pero meron talaga mga tao na kahit anong
Kahit mag-tumbling-tumbling ka sa harap niya or mag-split, talagang ayaw niya. Okay, and in those instances, wala na talaga tayong magagawa kundi to look for other interviewees. Okay, you should know when to make kulit and you should also know when to stop na, give up na, and move on to others. Okay? Skill din yun talaga. It's something that I cannot explain to you in 1 hour lang or in a few minutes lang. No? It's something then na usually makukuha nyo na lang from your experience. Okay? Lagi naman natin sinasabi yun, ang best teacher talaga is experience. Diba? So, kahit pa halimbawa, i-discuss natin ng isang linggo paano mag-interview, kaya pa rin yung talunin halimbawa nung ikaw mismo lalabas mag-i-interview. Okay? So if you really want to learn something, do it. Okay? Huwag kayong masyadong matakot kasi ma'am, hindi ako marunong. Paano ka matututo kung hindi mo gagawin? Diba? Merong nahihiya sa interview pero sa survey active. Yes, nasabi na natin yung kanina. Pero meron din namang kabaliktaran. Yung mga taong sobrang daldal, 'di ba? Yung tinanong mo ng isang tanong, tapos yung sinabi niya, ang dami-dami na, 'di ba? Nawala naman ng kaugnayan doon sa tinatanong mo, 'di ba? Meron din ganun. So, out of topic na, 'di ba? So, in those instances, kailangan mo rin naman siyang i-control. Ito yung key. As interviewer, lagi ikaw dapat ang may control dun sa interview. So kung medyo madaldal na siya, out of topic na, responsibility mo as interviewer na, heps, okay, hinay-hinay, kalma muna po tayo, diba? Tapos ibalik nyo sila on track, diba? Ibalik nyo sila, halimbawa, wala na sa, yung sinasabi nila, out of topic na, po pwedeng itanong mo ulit. Ang tinatanong ko po, ganito po. Okay, o kaya you can think of a better way paano sabihin sa kanila na medyo out of topic na sila. Okay, na hindi sila na-offend. Basta the point is control the interview. Hindi dapat yung interviewee yung may control ng interview, kundi dapat kayo na nag-i-interview. Okay? Tapos last na instruction dito, second to the last, focus on participants' personal experiences daw. Yung tanong nyo sa kanila, dapat na-experience na nila. Kaya nila nasabi yon. Kaya yun yung naging sagot nila. Huwag nyo silang pahulain. Halimbawa, baka itatanong nyo sila, kung halimbawa po ba gagawin namin to sa product namin or ilalagay namin to sa product namin, magugustuhan ninyo, wag daw yung ganong tanong kasi mahuhula si user. Wala pa naman yung feature na yun eh. Wala pa naman yung product na sinasabi ninyo, di ba? So how can they know for sure, di ba? Maybe they could guess. Pero how can they know for sure talaga, 100%, na alam na nila kung ano magiging feelings nila, ano yung magiging experience nila dun sa sinasabi nyo. Eh, hindi pa nga nangyayari yun. Okay? So always ask yung ngayon lang muna or yung past na, yung meron na talaga silang experience. And last, ito na yung sinabi ko kanina kay Paul, no? Huwag kayong magtanong sa paraang parang nililid nyo na nga sila. Parang gusto nyong maging sagot kasi nila yes, halimbawa. So yung pagka-phrase nyo sa tanong, parang wala na silang choice kundi mag-agree na lang sa inyo. Okay? Huwag daw ganun ha. Dito sa user research. Gusto ko lang linawin. Dito sa user research. Okay? So ideally daw, dapat yung mga question nyo, simple lang, neutral, and open-ended. Open-ended means, pupwede siyang sagutin, malaya siyang sagutin nung ini-interview nyo in however way they want. Okay? Aside from user interview at saka survey, pupwede rin daw yung gamiting pang research yung job shadowing. Okay? Ang job shadowing, from the term job and then shadow, okay, pupunta daw kayo mismo doon sa company or doon sa organization na gagawa ninyo ng system or application
O kaya, pupunta talaga kayo dun sa place kung saan nagtatrabaho yung ini-interview nyo o yung gusto ninyong makuhanan ng information. And then, para kayong shadow niya. Anong ibig sabihin ng para kayong shadow niya? Nakabuntot kayo sa kanya. Nakatabi kayo sa kanya. And then, i-observe nyo lang siya kung ano yung ginagawa niya. As in, nagtatrabaho pa rin talaga siya. Hindi nyo siya tinatanong. Okay, malaya siyang ginagawa niya pa rin yung trabaho niya. Kayo naman, tahimik lang kayo doon, pero tinitignan niyo isa-isa, 'di ba? Kung ano yung ginagawa niya, yung proseso ng pagtatrabaho niya. And then, during that time, tinitake note niyo na rin. Ano ba yung sa tingin yung part na parang problematic para doon sa taong 'yon? Saan siya nahihirapan? Okay, saan siya nagtatagal? 'Di ba? Or kung walang problema, pwede rin naman kasi positive yung maging result. So, i-take note nyo rin yun na wala naman palang problema dun sa system or application na ginagamit niya. In fact, ang bilis niya nga magtrabaho. Diba? In fact, effective and efficient talaga yung system na ginagamit niya. Pupwede rin yun. Okay? So, yun yung job shadowing. And then, ito namang contextual inquiry or interviews, ginagawa nyo to after ng job shadowing. Okay? Kasi maaaring during the job shadowing, meron kayong mga hindi naintindihan. Okay? Meron kayong mga tanong. So, yung mga tanong na yon, itatanong nyo sa kanya after nung job shadowing. Huwag during the job shadowing, ha? Kasi nga nagtatrabaho siya, eh. Di ba? Huwag nyo siyang istorbohin habang nagtatrabaho siya. Okay? By the way, yung job shadowing, pwede na rin to ngayong panahon ng pandemic kasi pwede nyo na rin itong i-conduct online. Okay? Papaano? Kung hindi kayo makakapunta or hindi kayo pwedeng pumunta personally doon sa lugar ng trabaho niya, pupwede kayong mag-install kung papayagan kayo, ha? Kailangan ng permiso nila. Kung papayagan nila kayo, pupwede kayong mag-install ng CCTV camera. O kaya kahit hindi CCTV, kahit webcam lang dun sa computer nila. O kaya merong mga screen recorders, di ba? Pupwedeng ganon, pupwede kayo mag-install sa computer nila ng screen recorders. Kung hindi nyo naman kailangang makita yung actual na tao, kung ang gusto nyo lang makita is yung ginagawa niya, pwede rin yun. Pwede kayo mag-install ng screen recording software sa kanyang computer and then i-record, iparecord nyo na lang sa kanya yung ginagawa niya. Again, this should have the permission nung tao na gina-job shadow ninyo. Okay po? Huwag din yung gagawin yon ng lingid sa kaalaman nila. Ha, krimen po iyon. Makukulong kayo. Okay? So, kailangan may permiso nila. And meron pa ba? Ito pala yon yung sinasabi kong parang online, remote shadowing. Yung kahit hindi na kayo pumunta personally dun sa lugar nila. Survey, nasabi na natin to. Focus groups, ito naman parang interview din siya, pero as a group. Grupo mo silang ini-interview, hindi isa-isa. Okay? Tapos, mas parang open siya kasi hindi mo kailangang isa-isahin nga yung bawat tao. Halimbawa, may tanong ka. Pupwedeng kahit sino sa kanila sumagot. Okay? Tapos pupwedeng nga sila din may tanong. Kasi nga discussion to, hindi lang siya simpleng interview na ako lang ang magtatanong, kayo lang ang sasagot. Okay, discussion to, ibig sabihin kahit sino yung magtanong, kahit sino yung sumagot. Okay, so yun yung focus groups. And then card testing, I'm not sure kung gagawin pa natin to kasi nung face-to-face, ginawa namin to sa klase talaga para maintindihan ninyo at ma-experience ninyo kung ano yung card testing. But just in case hindi na, kasi nga hindi tayo magkakasama, paliwanag ko na lang ng mabilisan, usually ginagamit natin yung card testing para maigrupo-grupo natin yung mga ideas. Okay? Ang mangyayari nito, bibigyan nyo ng mga cards. Okay? Cards could be anything lang, paper lang, isulat nyo dun yung mga ideas, ibibigay nyo dun sa mga tao, okay, sa mga target users ninyo, sa mga participants, and then sila mismo yung maggugrupo-grupo ng mga ideas na yon. Okay? And we have two ways of card sorting or card testing. Pwedeng closed sort o kaya open sort. Ibig sabihin ng closed sort, meron na kayong mga predefined categories or groups.
Tapos yung mga ideas, ipapalagay nyo lang sa kanila dun sa mga nilista nyo ng grupo. Okay? Halimbawa, meron na kayong grupo na... Let me annotate. I-generalize ko na lang ha. Group 1, idea. Kung ano man yung idea na yan. So meron na kayong mga grupo or categories. Tapos meron kayong iba't ibang ideas, ibibigay nyo rin yun sa user ninyo. Halimbawa, idea 1, idea 2, idea 3, idea 4, and kahit ilan pa yan. Okay? Ngayon, ang gagawin ng participants ng card testing, halimbawa yung idea 1, ilalagay niya sa group 2. Si idea 2, ilalagay niya sa group 1. Si idea 3, ilalagay niya sa group 2 ulit. Okay? Si idea 4, ilalagay niya sa group 3. Okay? So wala na siyang say sa mga groups kasi nga kayo na yung naglista ng grupo. Pero may say siya, siya yung bahala kung saan niya ilalagay na grupo yung bawat idea. Yun po yung closed sorting. Naintindihan po? Given na yung groups, pero yung ideas ang magugrupo si participant. Pagdating sa open sort, wala pa rin itong mga group ideas na to. Wala yung mga group ideas na yan. Okay? Ito lang ang ibibigay nyo sa participants nyo, yung mga ideas. Okay? And then, bahala si user na gumawa din nung category or nung group. For example, pinagsama-sama niya si idea 1, 3, at saka 5. So, sasabihin niya anong grupo yon or anong category yon. Okay? Yun yung open sorting. So, pwede rin po yan. And then, meron pang isa, usability testing. This is the last. Usability testing naman, grupo din sila, no? Again, magagather kayo ng mga target users ninyo. And then, ipapatest nyo sa kanila yung prototype nung inyong application. Okay? Anong purpose nito? Para makita ninyo first hand din talaga kung merong mga usability issues dun sa design ninyo. Anong ibig sabihin ng mga usability issues? Halimbawa, may gusto silang i-click na button pero hindi nila maklik kasi masyadong maliit, 'di ba? So nahihirapan silang i-click. O kaya may kailangan silang information, hindi nila mahanap dun sa application or dun sa website ninyo. Ang dami na nilang i-click, 'di ba? Nagpalipat-lipat na sila ng pages pero hindi pa rin nila makita yung information na hinahanap nila. So that is one example. Parang beta test, yes. Pero ang usability testing kasi, hindi lang siya sa beta phase. May phases kasi yan eh. Okay? Ibig sabihin ng beta test, meron na kayong product. Okay? Pwede nyo na siyang i-release. Tapos ipapatest nyo sa user ninyo yon para yun nga, malaman nyo kung may problem pa. Yung alpha testing is hindi nyo pa nire-release sa public yung version na yon, pinapatest nyo na siya. So yung usability testing, kahit anong phase yan, mapa-alpha, beta, kahit nga wala pa kayong product eh, kasi nga prototype pa lang to. Okay? Prototype pa lang, wala pa talaga kayong product, pwede nyo nang ipa-usability test. Okay? Para bawas din sa gastos na masasayang, sa pagod, sa effort na masasayang, di ba? Bago nyo gawin yung actual product, maganda magkaroon na kayo ng usability testing para dun pa lang makita nyo na nga kung merong mga problems or issues doon sa design ninyo. Okay? Babalikan natin to later on, yung usability testing, kapag nasa prototype na tayo, kapag gumawa na tayo ng prototype, kasi gagawin nyo rin yun. Okay, after nyo mag-design, gagawa kayo ng prototype dun sa design nyo. Okay, tapos iti-test syempre yon para makita nyo kung may problem doon sa inyong design. Okay,
So ito yung mga different research methods na pwede ninyong gamitin. Take note of the term pwede. Okay? Kasi case to case basis pa rin ito. Okay, kung ano man yung gagamitin nyo dito sa mga methods na to would depend kung anong klase yung project ninyo, gaano karami yung resource ninyo or gaano kaunti yung resources ninyo. Okay? Maaring isa lang dito yung gamitin ninyo or pupwedeng dalawa, pupwedeng tatlo. Again, it's case to case basis. Yung final decision would be up to you, pero yung decision na yon dapat supported with valid reasons. Bakit yun yung napili ninyo? Okay po? Kasi diniscuss naman natin yung advantages and disadvantages, di ba? So dapat, alam nyo na pag ganito halimbawa ang project nyo, ay hindi natin kakayanin halimbawa na interviewin lahat yung 100 users na yon, di ba? So mag-survey na lang tayo. Diba? Or kung tatlo lang naman sila na kailangan yung kuhanan ng information, pwede ng interview, di ba? Kasi tatatlo lang naman sila. So dapat may ganun. Okay? Hindi yung magsisurvey kayo kasi wala lang, trip nyo lang. Di ba? O kaya wala lang, tinatamad lang kayo. Ayaw nyo nang pumunta dun sa lugar mismo ng mga users. Kaya online survey na lang. Huwag ganun. Okay? Dapat meron kayong valid reasons talaga why you chose those methods. Okay po? Malinaw po ba yung topic natin for today? Yes po, ma'am. Yes po. Do you have any questions? Yes po. Ma'am, tanong ko lang, may programming din po dito sa ma'am, subject natin? Wala po. Hanggang prototype lang tayo. Thank you, sir. Thank you po. Actually, yung prototype, pwede rin siyang i-program. Okay? Merong mga programs, merong mga prototype na kinode na para magkaroon na ng functionality. Pero kasi yung gagamitin nating software, kahit hindi ka mag-code, pwede mo na siyang i-prototype. Okay? So, hindi na kayo mag-code. Pero kung gusto nyo, why not? Mahirap po. Kaya nga, di ba? Kasi yung software din naman na gagamitin natin, pwedeng walang code, pwedeng merong code. Yung Figma, okay? Reminder lang, Figma yung gagamitin natin. So, yeah. Hindi ko nire-require na mag-code kayo, pero kung gusto nyo, why not? Any other questions? Wag daw. Any other questions? Gagawin nyo rin to ha. Di ba ang first part ninyo is idea pa lang? If I'm not mistaken, yung second part is magre-research na kayo. Okay? Kasi as a group, kasi nga gagawa naman na kayo ng mga tinatawag nating user persona. Which is, i-discuss natin next week naman. Okay? Wala na pong question? Sige, kung wala nang question at nakapag-attendance na, you may go. Have a nice day. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am.